Hello everyone! Nagbabalik na naman ang ate ninyo. O, diba? Kamusta naman yung mga plano ninyo ngayong long weekend? Anong balak ninyo? Ako, balak kong makichika sa inyo ngayon. Kasi meron akong tsaa. May tsaa talaga. Meron akong isi-share na tsaa sa inyo ngayon. O, diba? Pero hindi naman siya chika kasi totoo naman kasi yung sasabihin ko sa inyo. Kaya, eto na yun. O. Unang-una, sa mga naghahanap po, na farmers, sa mga projects po natin, lalong-lalo na yung mga seeds, tsaka yung mga fertilizers po natin. Sa mga barangays din po natin na naghahanap na po kanilang mga multi-purpose vehicles. Sa ibang mga sectors din po na hinahanap yung mga projects po nila. Ito na po ang tsaka ko para sa inyo ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin pong umuusad na budget para po sa mga ito kasi grabing panghaharang na po ang nangyayari sa taas. Okay? Yung nangyari po noong July 2, yung mga pinaglaban po natin, mga vinoise out po natin, hanggang ngayon, wala pa rin pag-uusad ang nangyayari doon. Bakit? Hindi ko alam. Anyway, isa rin po sa mga gusto kong i-chika po sa inyo ngayon. Naalala po ninyo yung PRDP project po sana natin na galing sa DA, na galing sa World Bank. Well, let me share with you all na po ngayon. Officially! Ay nako, palakpakan naman po natin. Teka, ibaba ko to para makapagpalakpak ko. Palakpakan po natin. Because finally, nagawa po nilang successfully i-block ang project po na ito. Lakpahan naman po natin sila. You have costed La Union 300 million pesos po worth na project from World Bank. Sayang. Sayang talaga. 7 kilometers din po yun na daan para po sana sa mga kababayan po natin sa Santol. Pero wala. Yung panawagan po sana natin na sana manaig pa rin yung public service above self. Mukhang hindi kumatok sa mga puso po nila. Nakakalungkot. Pasensya na po sa mga farmers po natin doon na nag-expect. Alam kong matagal po ninyong hinintay po sana yung project na ito, di ba? Para hindi na po kayo mahihirapan sa pag-transport ng mga goods po ninyo. Sa mga kabataan din po natin na araw-araw pumapasok sa eskwelahan, naglalakad ng kung ilang oras para lang makarating sa school. Wala, di pa rin po natin magagawa yung daan po ninyo dyan. Sa mga naghahanap buhay lamang po, pasensya, nadamay po kayo sa pamumulitika. Sobrang sayang, ewan ko ba. Kung sasabihin nila dahil na naman yan sa lack of documents, Hello! Unang-una, hindi po magre-reach out ang World Bank tsaka ang DA para sa mga resolutions na hinihingi ko sa inyo. Kapag ka simulat sa poll, kulang na yung documents ko. Okay? Matagal ko na pong pinasa sa inyo, matagal ko na pong binigay sa inyo. Pero anong ginawa? Pinatenga lang sa mga opisina ninyo ng ilang linggo na sana, kung napasahan na sana ng resolution, hindi na sana na-cancel. Na-receive ko na po yung final of yung official documents po ng Department of Agriculture. Kina-cancel na po nila yung project na ito. So, hindi na po natin ulit makikita yan. If the goal po is to ruin me, to ruin my administration, to ruin my name, okay, sige, siraan nyo na ako lahat-lahat. Pero, wag sana at the expense of the people. Ba't nyo kailangang idama yung mga project para sa kanila? Para lang siraan ako. Diba? Sorry ah, medyo nagigigil ako. Medyo, ganyan. Pero naman kasi, siraan nyo na lang ako. Wag nyo idama yung mga projects, diba? Na para sa mga tao sana, na tatutulungan natin yung pang-araw-araw nila. Oh my goodness. Ewan ko ba. Nag-TikTok na naman tuloy ang lola ninyo ngayon. Pero ba't ko ba ito sinasabi? Unang-una, hindi naman kasi to private matter eh. Sinasabi na dapat hindi na to sinasabi sa public. Hello, public office po tayo, 'di ba? The public has the right to know kung ano na pong nangyayari sa mga projects na dapat binibigay ng gobyerno sa kanila. Public has the right to know kung paano magtrabaho yung mga elected officials na nilagay nila sa pwesto nila.
Diba? At eto na yun. Kasi we're in public office and we're working for the public. Kaya dapat lang, sabi ko nga sa inyo, binibigyan alam namin sa inyo kung ano na yung mga nangyayari sa mga projects po natin. Kasi we work for you. We work for the people of La Union. So, yan. Wala naman tayong naging problemang ganito noong 2022, noong 2023. Bakit ngayong 2024 pa? Haha, kasi alam nyo na, election season is among us, mga sis. Kaya, okay, yun lang naman yung naipita ko na narason kung bakit ganyan, diba? Ah, nakaka-frustrate. Pwede bang trabaho muna tayo? Mga sad realities ng politics sa atin dito sa Pilipinas, diba? Very pamumulitika. Very madamot, very trapo, very not demure. So yun yung chika minute for the day. Kaya sa mga naghahanap po ng mga projects po ngayon, ay, expect po ninyo na medyo madedelay, medyo matatagalan, o baka hindi nga mabudgetan. Kasi ayaw po nilang i-approve ang mga ito. Pero don't worry. Kasi patuloy lang po ang paglaban po natin. I will continue to work on yung mga programs and projects na deserve po ninyong lahat. Di po tayo magsasawa. Kahit masigaw-sigawan pa ako niyan, okay lang yan. Wala yun sa akin, hello. Ang sa akin lang talaga, trabaho na lang po muna. Diba? Now that's giving very mindful, very demure. O siya. Yun po ang tsaan natin for today. Enjoy po your long weekend. Ingat!